Good day mga idol! In this video, kakarera yung Biker Dude Developmental Team ng 157 kilometers. Makakalaban nila ang mga amateur at mga pro, so malalaman natin ngayon kung may ibubuga sila sa ganito kahabang karera. May lesson din na napakatindi ang natutunan ng ating rider sa may bandang finish line. Kailangan nyo itong malaman mga idol kasi balang araw mapupunta rin kayo sa ganitong sitwasyon. Nga pala, gumagawa ako ng mga racing and training tips videos weekly. Dinodocument ko rin yung mga long rides namin and nagigi-review din ako paminsan-minsan. Kung yan ang hilig nyo, mag-subscribe na kayo. This is Angelo and you're watching Angelo Biker Dude! Mga idol, nailan namin si Bugo. Ito kami sa kanta na Santa Rosa. Wala pa rin si Biker late, grabe. Si Bracker, si Nicole, Kong TV, si Gideon, saka yung mga ibang mga bata na dyan sa mga Travis. So, hintayin lang namin si Bugo. Tapos pagka after 5 minutes pa at di pa dumarating, we're going. Kasi malilate kami sa may karera, baka naman yung buong team ang hindi makakarera. So, papunta kami ng Tarlac sa may Santa Maria Moncada sa Libot Tarlac na karera. Hi, good day mga idol! Nice jersey! Ito na try out nila yung bagong jersey mga idol from Jay Designs. Hello po sa'yo, maluwag. Ay, bakit siya? Maluwag, maluwag. Sa akin, customized, kaya pala may pangalan. Mahaba to. Hola mo si Pumbo pa. Kaya pala ako. Jay Designs, thank you. Siguro sa training natin sa Otana. Yun muna ano, yun muna ang biker dude. Shishi! Alright! Pero sakto ito eh, sabi siya ito eh. Kaya may iskaya pa si Kusayo. Kaya nga paborito mo isuot yan, di ba? Madalas ko suot yan, yung ganyan. Malamig po. Oo, oh, malamig isuot. Okay, gayak na. 7 daw ang ano, release. Oh, idol. So, eto na. Ito yung gamit natin. So, tayo nakasakay sa DT Bike Shop na sasakyan sa ating biker dude na nilagay niya. Thank you, BG Bike Shop, sa pag ano, ito yung mga bikes ng mga tropa natin, ng mga riders natin. Kay Nicole, kay Peking, kay Frankie pala mga idol, kay Frankie. And then, ito yung sa akin, pero gamit ngayon ni Amit. Gusto ko lang pasalamatan pala ang ating sponsor sa ating karera na ngayon. Ang Black Mamba Energy Drink. Siyempre, bago mag-ride, kailangan mag-take ng isa nito. Parang katulang na mga iba, parang kape. No? Pero, siyempre, Beru Guarana. Yun yung nagpapalakas yan. So, yan. Black Mamba Energy Drink, Pay Design, DG Bike Shop, Mobi, Francia, yung mga sponsor natin. Champ Bike PH, Dare Bikes. Ito, gamit ni Amir, Dare Bikes. Broder, Wheel Set, and Power Meter. Thank you nga pala sa Broder, dyan sa Power Meter. Ngayon lang natin, nag-aayos lang mga bawa. Hello, idol! Dito tayo ngayon sa Tarlac. Imbitahin mo sila sa channel niya, sir. Hi, ako si Marvel Man Biker. Please subscribe. PCC. PCC. Paniki Cycling Club, no? Opo, opo. Tama. Good luck sa karera. Thank you, sir. Okay. Mga idol, nandito tayo ngayon sa Santa Maria Moncada. Kasama natin si Boss again. Dito tayo sumukay ulit sa kanyang Batmobile. And marami tayong mga kalaban ngayon. Ang kalaban natin ay mga pro. Amateur din, pero merong pro na kasali. Bali, ang mangyayari ay sa isang team, anim sa isang team. Tapos, merong pro. Merong pwedeng isali na pro doon sa team na yon. Unfortunately sa amin, wala kami nakuha na pro. Kasi mga kilala namin ay mga national team, so hindi pa pwedeng sumali sa mga ganitong klase ng kare. Not too bad, okay lang naman kasi gusto natin matesting yung mga bata against na sa mga malalakas na mga riders talaga. Ayan na, paano daw magbukas ng Black Mamba? Tingin nga pala sa Black Mamba, kutingin nga. Kaya na naman, shout out. Official energy drink ng Biker Dude Developmental Team. Ano, ubusin niya yan, Black Mamba. Pag hindi niyo naubos yan, baka hindi kayo umabot sa finish. So, hintay lang tayo mag-start mga idol. 7 o'clock daw. Tama mga idol. Ano
Nandito tayo sa may welcome to Anao, di ba? Mamaya, very crucial yung part na to. Kasi dito yung sprint. Yung finish line, pupuntahan natin ando sa likod natin. Kaya mamaya, crucial yung part na to. Kasi dito magre-ramatihan. Okay? U-turn. Safe. Kaya mga idol, so eto, pag nakita niyo itong karsada na to, tapos ayan yung mga akasya, and then ayan yung Anao. Ayan, may mga riders dito, mga Makimura. Ayan, eto, eto, eto mga idol, ayan yung arko ng parang salamat po. Tapos after that, eto, rimatihan na, eto na yung papunta sa finish. Shout out mga idol doon, mga taga Angeles City. Ayan, Angeles City. Si Pitikleta and si LM Villamayor. And then ito yung mga ano, mga Zid Composites. Zid Composites. Shout out, oh. El Capitan. El Capitan. Okay, ayos, idol. Okay, be ready na daw. Be ready. Ah, daming kalaban. Team 6. Team of 6 lang. Dandex. Ito yung kanina, Dandex. Then, ito mga marshal natin. Today, mga idol! Bales! And, hindi ko alam ano pa nga, PCC. Okay? And then, ito yung... So, malapit na mag-start, mga idol. So bago natin simulan yung karera mga idol, ipapakita ko muna sa inyo yung ruta. Bali ang haba ng ruta na to ay nasa 150 kilometers plus and iikot siya paikot ng Tarlac. So bali magsisimula siya dito sa may Santa Maria sa Moncada, then dadaan ng Paniki, riding lang to. Then pagdating dito sa ilog ay pawawala na, so bali kanina ay neutral section yon. Pagdating dito sa Kamiling, kakaliwa papunta dito sa may papuntang San Jose. Actually, itong karsada na to ay bago lang sa akin. Hindi pa ako nakadaan dito. And ahon-ahon ito mga idol. Andito rin matatagpuan yung King of the Mountain. Ito. At ito yung pinaka highest peak. And yan yung King of the Mountain. Then bababa tayo ng Bukod Paboy papunta ng San Jose. Hindi tayo pupunta doon sa may Monasterio de San Jose. Bagkos ay didire-diretso tayo hanggang makarating tayo ng may Kapas mga idol. Kapas Tarlac. And then after sa Kapas Tarlac, diretso tayo ng Concepcion. And then mahabang-mahabang patag yan hanggang makarating tayo dito sa may... hanggang makarating tayo ng La Paz, hanggang makarating tayo ng Girona, Paniki, and then hanggang sa makabalik tayo ng Moncada mga idol. Kung saan nandun yung finish line. 157 kilometers lahat-lahat yan mga idol. And talaga ng mga digdigan ng laban. Hanggang sa El Capitan! El Capitan! Idol, birthday ni Biker Old ngayon. Bago natin ituloy yung karera, bigyan muna natin ng wine si Biker Old. Batiin na rin tuloy natin ng happy birthday. Oh, idol, punta tayo kay Peter Gunn. Birthday niya ngayon, bigyan natin ng wine. So, dito na tayo mga idol. Nagmas tayo, syempre lalabas. Ito pa. Ayan, andyan siya. Andun sa may part na yun. Bigyan natin ng wine. At ibibigay natin mga idol. Bagong flavor ng wine, Cabernet Sauvignon, and yung old natin na favorite, California Red. Kaya bigay natin. Happy birthday! Happy birthday! Mario ba yun? Bibigyan ko rin. Ano ba ang gusto niya? Bibigyan ko nga ng ano, isa pa. Cabernet Sauvignon. Ewan ko, basta makakalasin din. Bagong flavor ng wine. Barca Farm? Aba, bagong flavor to, pre. Ha? Cabernet Sauvignon. Na timing, hindi mo na goods, boss, boss. Buti hindi mo na kailangan puntahan sa amin ha, na timing, nandito ka. Boss Lucio, thank you daw, sabi ni Mario. Boss Lucio. Lasingan na naman to. Detox daw, detox. Happy birthday, Biker Old. So yun mga idol, balik na tayo sa karera after nating mabigyan ng wine si Biker Old. Pass up na, dito lang tayo sa likod habang hinihintay sila. Mamaya, sa action!
Nandun natin ipakita. Si Bugo nga pala mga idol, umabot din sa karera, inatid siya ng nanay niya. Salamat po ma'am and pasensya na sa abahala. Idol! Mamaya pwede bang pumunta sa harapan? Pwede. Okay. PCC kami, PCC! Panigay Cycling Club, mga idol! Saan ang ano nito? Start! Gawing kamiling sir! Ah, malayo! Malayo pa! Malayo pa! Riding lang to, riding! Okay. Dadaan ka ng bayan ng panigay! Ah, okay! Anyway, yun ang igamit ko ngayon, NMAX. Ha? Nakipagpalit tayo kay Biker Gold, sandali, kasi mahirap mag-vlog na ang gamit ay yung Ninja 1000 kasi kailangan mo mag-clutch. Okay? So hindi pwedeng naka one hand ng matagal. Unlike this, na pwede kang mag-slow down, mag-speed up, na hindi mo na kailangan pindutin yung clutch. Okay? So yun, kaya nakipagpalit kami ng ano, nakipagpalit ako sa kanya ng motor. Andito pa tayo, malayo pa to. So ang gawin natin ay i-cut muna natin. Pag sa babao muna yung camera. And then, pagka malapit ng pawalan, tsaka natin i-on ulit. No, mga idol? Okay. Mga idol, dito kami nag-fun ride nila Ira last year. Kaya parang maganda na yung karsada ngayon, ano? Dumire-diretso kami dito. Mali pala. Sa gawi dyan, ay durog-durog yung kalsada. Tingnan natin kung maganda na ngayon. Yan, yung pala yung ano ko natin. So, tatandaan ko itong tulay na to. Tatandaan ko yung tulay na to. And pasa-pasa pa noon nung nagdaan kami dito. So, let's see mga idol. Hindi natin makita yung mga tao sa harapan. Pero alam ko hindi pa nag-i-start kasi mabagal pa. Ayan, nakikita ko sila, mabagal pa eh. Dito pa lang naman. So, no issues. Mamaya, mahaba pa yung karera. Ayun, nakita nyo ba? Naka-wide kasi sa ating camera eh. Kaya baka hindi masyadong kita. Ayan, ang dami nila. Siguro nasa 150 riders ang kasali dito. And, panigurado ko, mga kondisyon, lahat yung mga riders dito. So yan, parang tumutuli na mga idol. Napapansin ko, kakaiba na yung padyak ng mga riders. So let's see. Hindi na natin papatayin yung camera. Bahala na. Cut-cut na lang, edit. Yung mga hindi importanteng parts. Kaya, naku, mayroong ano kagad, oh, mechanical. Naputulan ng rayos. Nag-aayos siya ng, ano, ng rayos, mga idol. Nag-aayos ng mga rayos. Naputulan ng rayos yung isang rider. Naku, mukhang tumutuli na eh. Tingnan nyo yung takbuhan dito sa ating speedometer. Ay, medyo, ayan, bumagal ulit, nag-traffic. Tumulin siguro dahil palusong galing sa tulay. Pero ayan, 36, 37. Yung mga rider sa gilid, mga marshal. Is that it? Is that the official start ng idol? Official start, eh, may nagbibidyo pa siya. Okay, kumay, nasa TV po kami. Hello! Woohoo! Mami, nasa TV ka! Start na ba, idol? Start na! Okay, start na daw. Ito, alam niya, idol. So, hintayin lang natin, makasingit, magkaroon ng opportunity na magpunta tayo sa harapan. Ayan, nakikita ko yung mga riders. Medyo, ano pa sila, tumitingin-tingin pa, hindi pa talaga nagpapanatan, wala ako nakikita ang breakaway, so mamaya makikita natin yan. Tiwala naman ako sa insayo ng mga riders natin, and sana hindi sila magpabaya at magpunta sa likuran, no? Kailangan ay magpunta sila sa harapan. And flat mga idol, merong flat yung isang rider, hindi ko nakakita yung team niya, so pa-flash na lang natin sa screen kung makikita natin. So ayan, start na daw, pero ang takbuhan pa rin ay 34. Nagtitinginan pa rin sila, ano? Nagtitinginan pa rin kung sino ang mauuna sa pag-arangkada. Ito, pati itong mga convoy, nagtitinginan. Sino bang mauuna? Ayun, meron ang breakaway. Meron ako nakikita ang breakaway, mga idol. Parang tatlo, apat na riders yung nasa harapan. Pero nasa 10 seconds lang yung gap, estimate ko. Nakita ko dahil doon sa ahon, nakita ko nakahiwala yung apat o limang rider doon sa harapan. Mahaba pa ang karera. Tingnan natin kung lalayo sila. And tingnan natin kung sino maghahabol. This is a race of attrition, mga idol. Palakasan ng endurance, hindi lang speed. No, hindi lang sprint, kundi endurance, mga idol. The tactic here is conserve energy. And dapat meron ka ring rider na nagpa-uubos ng energy sa umpisa pa lamang. Yun, meron kang mga pangbato talaga na nagko-conserve ng energy para dun sa may final na 50 kilometers. Hindi rin pwede na puro conserve.
kailangan may binabantayan ka rin na rider na malakas na kilala mo. For example, sila Rustum Lim nandito, sila Orly Villanueva. So, ayan o, shout out! shout out daw! Ayan, so ito. Sila Orly Villanueva, ayan yung mga pro. Kasi sabi ko nga sa inyo, meron ditong sa team natin, sa team na mga kasali dito, lima yung amateur and pwede na isang pro. Or pwede naman na puro amateur lang. In our case, puro amateur lang ang kasali dito mga idol. Wala tayong pro na kinuha. Meron tayong kinukuha, si Iking. Unfortunately, ay siya ay national team rider. So hindi siya pwede na sumali dito sa atin na maging guest rider natin. Nag-volunteer, nagsabi si King, yung isang rider natin, na interested daw si Iking. So inaya ako naman. Pero noong last minute, kailangan niyang mag-back out dahil nga hindi siya pwedeng sumali dito sa race na to. So yun lang. So wala tayong pro rider, so meron tayong disadvantage dito mga idol. Pero sabi ko nga ito ay laro lang naman. 160 riders mahigit. Hindi ako masyadong umaasa na mananalo tayo. Syempre, condition din lahat ng mga riders dito. So ang gusto ko lang na mangyari ay ma-experience ng mga bata yung ganitong klaseng competition, ano, para in the future mas alam na nila yung gagawin. So ito ay isang learning experience para sa kanila. Kung makakapwesto, mas masaya. Kung hindi makakapwesto, ay masaya rin. Kasi ang ganda ng karera na to, ang ganda ng pagkaka-organize. So far, sa nakikita ko, kumpleto ang mga marshals. Ayaw nga kaming padaanin, ayaw kaming papuntahin sa harapan. So, mamaya pag lumuwang yung karsada at nagkawatak-watak na, pwede na tayong pumunta sa harapan yan mga idol. Hindi tayo naglagay ng camera sa ating mga riders. Bakit? Kasi kung may cameraman doon sa mga riders natin, ay hindi tatagal yung battery ng camera na yon. Unlike dito sa may hawak ko, may external battery pack mga idol. And then meron ding wireless mic para diretso dito sa may helmet natin. Sa helmet natin sa motor. Ito, yeah mga idol. Okay? So yan, opportunity para makita mayroong limang rider o madaming rider sa harapan, tapos mayroong nagja-jump and then yung main peloton. So yun ang ating current situation. Mayroong mga breakaway, estimate ko ay nasa 7 or 8 riders yung nasa harapan. Tapos mayroong dalawang riders na nagja-jump. Malapit lang sila, malapit lang, and then yung main peloton. So titingnan natin kung ito ay magsasucceed, diba? Ayan, another rise in the road. So an opportunity to see the riders in front. And ayun, nabuo na talaga. Nabuo na yung main peloton. Ay, nabuo na yung main breakaway. And buo pa rin yung peloton mga idol. Walang nagja-jump. So ito, delikado yung move na to. Kasi kung malalakas yung mga riders sa harapan at mga pro, dire-diretso na yun mga idol. So ang estimated kong gap ay nasa 15 seconds mga idol. Oh, merong rider na nasirahan, merong mechanical, mukhang uniform ng BDT, pwede rin Makimura. So let's see kung sino yung nasirahan na yun, white helmet, Makimura yata mga idol, kilala kong uniform nila. Kasi meron akong uniform yan. Tingnan natin, kung Makimura, no. Yes, Makimura. Yun. So sponsor natin, ano natin yung kaibigan natin yung may-ari ng Makimura. Shoutout sa'yo idol, thank you sa jersey. Hindi ko pa nasusuot kasi maluwang sa akin. Anyway, eto na yung mga lumuluwang na yung karsada. And na-establish na yung breakaway. Maya-maya pwede tayo mag-jump papunta doon. Meron tayo race radio ng mga bata. Meron silang mga nakakabit na mga race radio courtesy of our sponsor Techniques Communication mga idol. So head on over to their page para kung bibili kayo ng mga communication equipment. Yan, teammate natin yung may-ari niya, si Alvin Duyan mga idol. So ito, bayan ng Kamiling. So alam ko na yung road na to mga idol. Pag dumiretso ka dyan ay papunta ng Alaminos, yung mga area na yon, Pangasinan. So ku tayo dito, papunta tayo ng San Jose Tarlac. Ahon-ahon din yung kalsada dito, mahaba munang patag, tapos ahon-ahon. So hopefully, madurog na yung peloton dito. Ito, sundan natin to. Parang ito ay mga marshal, mga official videographer. Sundan natin siya mga idol, kasi mukhang dadalhin siya ng marshal doon sa may harapan. So meron tayong opportunity para makapunta doon sa harapan, para lang yan mga idol. So testing lang naman kung talagang dadalhin siya sa may harapan, tingnan natin.
malapit tayo sa may karera mga idol. Tulog tayo dito sa may videographer. Video din natin siya. Ang takuan ngayon ay 50. So, it's the first time na makakarating tayo dito sa may harapan ng peloton mga idol. And tingnan natin kung sino yung nagtatrabaho sa may harapan. Ito, si Nicole. Nakikita ko si Nicole. Andi sa harapan, si King. Ay, sino yung breakaway? Si Frankie. So, ito. Naghahabol sila mga idol. May hinahabol sila. So, tingnan natin kung merong mga riders sa harapan na hinahabol itong mga taong to. We need to go to the front and find out if there's a breakaway. Yun ang problema mga idol. Wala tayong rider sa may harapan. Wala tayong camera kanina. So, alamin natin ngayon kung merong breakaway na nandun sa may pinakaharapan. Idol. Boss, meron bang breakaway? Meron breakaway? Meron? Meron? Ay nako mga idol, meron daw breakaway. Punta tayo sa may breakaway. Tingnan natin kung sino yung mga kasali o mga kasama dito sa breakaway na to. Kaya sarahan natin yung helmet natin. Woo! Malayo mga idol, malayo yung nasa harapan. Kilometers na tayo, 120 kilometers pa. Kula ko lang naman yun dahil wala tayong headless dito sa harapan. Pero ang layo, isa, kumakada sila sa may breakaway. Siguro matuloy ang dalahan dun sa harapan and slightly ahon ito mga idol. So understandable na tumalas yung ibang mga rider dito. Tingnan natin kung sino yung mga kasali dito sa may main breakaway natin mga idol. Walang biker do developmental team unfortunately, pero mga pro ito, mga pro yung iba dito. So ayan, nagsasama-sama sila. Meron ditong excellent team, excellent, then liliko dito mga idol. Vendetta TCG from Angeles mga idol. And then Kamiling Gimba excellent. And then Pilipinas. So ayan, tingnan natin. So ito yung pinaka main breakaway. The breakaway consists of 2, 4, 6, 7 riders. 7 riders ang nasa main breakaway. And sila ay maganda ang tulong-tulong nila mga idol. Maganda ang tulungan ng mga breakaway riders na to. So ang gagawin natin ay oorasan natin. Mamaya pagka mayroong pagkakataon ay pupunta tayo sa isang landmark. And then uurasan natin yung main peloton versus dito sa may breakaway riders. 7 riders ang nandito sa may breakaway. Tingnan natin kung magiging okay ang tulungan natong mga to. Kasi napapansin ko mayroong mga tumututok lang. Ayun, doon tayo sa arko ng nakikita kong arko na yun. Doon tayo mag-stay mga idol kung ito ay kung gaano kalayo yung gap nila doon sa may main peloton para malaman natin. Okay? Ito, welcome Mayantok, Summer Capital of Tarlac mga idol. So hinto tayo dito sa may banda dito para alamin yung layo ng breakaway. So 5, 6, 7, 8, 9, 44, more or less 44 seconds. Okay mga idol, inestimate ko base sa aking scientific method,
ng hula-hula. More or less ay 44 seconds ang lamang ng main breakaway dito sa may peloton. Ang problema dito mga idol ay hindi alam nung nasa mga main peloton kung sino yung breakaway. Balik tayo ng konti. 44 seconds, pito yung nasa harapan. Mga idol, ang sitwasyon ngayon ay pito yung nasa harapan, 44 seconds. Malalakas yung mga rider na nasa harapan, yung mga breakaway. So ang mangyayari dito ay magkakahilian ito at hindi alam ng mga riders na to na mayroong tao sa harapan, na mayroong mga breakaway. Although sinisigaw ko doon lang sa may harapan yon. Andito yung mga excellent. Andito si Kamingaw. Nakita ko si Resty. Yan yung mga kalaro ko mga idol. Mga katunggali ko sa may Turok Matapungkay. So yung parte na to ng ruta ay puro ahon at lusong. So tingnan natin kung magkaawat-apatap dito yung mga peloton. Ahon at lusong to mga idol. And walang naghahabol. Yan ang problema ngayon mga idol. Dire-diretso na yung breakaway na yan. Kasi yung peloton ayaw magpalitan. For example this one, solo lang yung naghahabol sa harapan. So siguro we need to instruct our boys para tumulong na sa paghahabol, para hindi na lumayo ng todo yung nasa harapan. Kasi ang mangyayari nito ay tuloy-tuloy lang ang paglayo nun, kasi nagpapalitan yung mga riders sa harapan, samantalang itong mga nandito ay hindi nagpapalitan. Miguel, sabihan mo sila na tumulong. Sabihan mo na tumulong sa paghahabol. So ang gagawin natin ngayon mga idol, andito tayo, malapit na tayo sa, andito na tayo sa may San Jose. Papunta tayo ng Bukot Baboy, then papunta ng Kapas, ano, andito tayo ngayon. So ang gagawin natin ay try natin magpunta sa harapan ulit. At alamin natin ang gap between the breakaway group and the main peloton. Kasi hindi nagtutulong-tulungan yung main peloton. Merong mga naghahabol, syempre merong mga masisipag at mga domestic na malalakas talaga na rider na kayang maghabol, pero kailangan nila ng tulong kasi pito yung nagpapalitan doon sa harapan. So pagka nangyari yon mga idol, na hindi nagpalitan itong mga naghahabol, although mas marami sila dito sa peloton, pag hindi sila nagpalitan ay makakalayo na ng dire-diretso yung main breakaway na yon, which is malaki ang possibility dahil ang lalakas ng mga rider. Kilala ko yung ibang rider. So tingnan natin anong mangyayari mga idol. So dito mga idol, nagtatry tayo na magpunta sa harapan para mapuntahan natin yung breakaway. Kaso ang problema ay daming maliit yung kalsada, tapos ang dami pang nakapart sa gilid. So ang nangyayari ay hirap na hirap tayong mag-move up kahit na nakamotor tayo versus dun sa mga nakabisikleta. Buti na lang sa may bandang gawi dito, pagliko dito ay medyo nag-open up yung kalsada, kaya ayan, naka-forward tayo ng konti. So ang gagawin natin dito ay pupuntahan natin yung breakaway para malaman natin kung ilan yung gap nila versus dito sa may main peloton. Puntahan natin yung breakaway na pito. Eto na yung pito. And matatanaw sila ng mga rider sa likod. Kung mainam dito ay malalaman ng mga rider sa likod na mayroong breakaway. So that's a good thing. So eto, nagkakahilian sila sa pagdadala mga idol. So mukhang okay, so nagkakatinginan sila. So masisira yata itong breakaway na to mga idol, dahil hindi na ano, merong nag-breakaway na solo ando sa harapan. Then eto, nagkakatinginan yung mga riders, mukhang tinamaan. Ibig sabihin merong pasahero, kaya nasira yung momentum nitong breakaway. So tingnan natin mga idol.
yan, nagkakatinginan sila. And ang mangyayari dito, malamang sa abutin ng peloton kasi maganda yung trangko ng isang rider. Kung napansin nyo kanina, ang lakas niya magtrangko, no? So, eto naman ngayon, ang takbo nila ngayon ay 29. And ayun, breakaway yung isang rider. Based sa aking estimate, ang aking scientific estimate, nasa 10 seconds ang kanya lang gap. Ang gap ng first rider dito sa mga rider na nandito sa may ano, nandito sa chase group. So sila na ang chase group. Ang chase group ay nagko-consist dito ay excellent Seat Composites, TCG. So, ano pa isa? Dandex. Itong naka-blue, hindi ko po alam ano pangalan ng team nila. And then itong Team Kamiling. Team Kamiling. Okay, and Vendetta. Yun. So Lawrence yung nakalagay na pangalan sa gilid. Lalakas mga idol. Kanina pa sila humahataw. So, pero yung isang rider ayun, nag-solo na sa harapan. Sana hindi siya nakakatutok sa motor. Parang nakikita ko mayroong motor sa harapan niya. Sana hindi. Okay. Pinabayaan nilang makalayo yung isang rider. And eto, nag-uusap yung mga ano, mga so, nagpi-pre-wheel yung mga riders. So, hindi mabilis yung trangkuhan. Ibig sabihin mga idol. Tinitingnan ko sa likod, hindi pa kita yung main peloton. Pero definitely, sa ganitong takbuhan, definitely lalapit yun. Pagka ganito sila, nag-maintain sila ng ganito. And yung isang rider naman na nag-breakaway, kung talagang malakas siya at kaya niya i-maintain yung kanyang pace, ay parang solo niya ito ng more or less 100 kilometers. Kasi 150 kilometers tayo. No? Estimate ko lang naman na 100 kilometers niyang sosolohin. Ayun siya. Ayun. Pero lumalayo yung gap niya dito sa may main peloton, sa may main chase group. Lumalayo yung gap niya dito sa may main chase group. So panoorin natin kung sino yung nasa may breakaway na yun, mga idol. More or less established na siya. Puntahan naman natin ngayon kung sino itong nasa breakaway na ito. Ang lakas, malamang ito ay pro. Di ba sabi ko nga sa inyo, 5 amateurs and 1 pro. So malamang ito ay isa sa mga pro na kasali. Or malakas na amateur. Pwede rin mga idol. So tingnan natin ano ang kanyang team na daladala. Kung anong team ang kanyang daladala. Hindi ko makita kung ano ang pangalan ng kanyang team. Mamaya mga idol, gabi tayo dito sa may gandang harapan. Baka makikita natin dito. Pilipinas lang yung nakalagay sa kanyang jersey. So hindi ko ma-determine kung ano yung kanyang team na daladala mga idol. Medyo may effort ang kanyang pagdadala. And estimate ko dito ay medyo hindi sustainable yung pace, no? For 100 kilometers. So the best thing to do here for this rider sana is to wait for his companion sa may breakaway. And ayayin niya na mag-organize sila na magpalitan. Pero kasi ang nakikita ko kanina ay nagkakaturuan na yung mga riders kung sino magtatrangko. So ang nangyayari ay nasisira lalo yung momentum, no? So ang nangyayari, lalo pa sila bumabagal. So this rider here, after the race, nalaman ko yung pangalan ng rider na to. Ang pangalan pala niya ay Christian Martin. Ang team niya ay Team Kamiling. So home court advantage siya mga idol kasi malapit lang yung Kamiling sa may ruta na to. So malamang sa malamang na isa ito sa mga training grounds niya kapag siya ay nag-e-ensayo at nagpapalakas. So panoorin natin siya mga idol. Ang takbo natin ngayon ay 33 Ahon Lusong dito sa may papunta ng Monasterio de Tarlac ng idol. Ang layo na noong main group, ay noong main chase, mga idol, ang layo na sa kanya. Talagang ang lakas ng rider na to. So will he make it to the finish line 100 kilometers solo? Ang key dito mga idol ay tamang pacing at tamang nutrition. Pagka ganito ay talagang endurance ang usapan dito, no? Kasi pagka hindi, wala kang endurance, mali ang pacing mo, mali ang iyong nutrition, ay malamang ay abutan ka ng main peloton or mag-bolt ka, mabawas yung hindi ka na makapedal, no? Maubusan ka ng energy. So pagka ganun ang nangyari mga idol, talagang halos hindi ka napipedal, halos hindi nauusad yung bisikleta mo pagka nag-bonk ka mga idol. So yeah mga idol, so tingnan natin yung main chase group kung nasaan na. I can't see them from behind pero hihinto tayo, orasan natin. Okay, so ito pala, tandaan natin yung poste na yan, orasan natin yung main chase group. 1 2
3, 4, 5. Oh no, mga idol, inabutan na yung chase group ng main peloton. So solo breakaway na ang nandito sa may harapan. Wala ng chase group. And yung chase group ay inabutan na ng main peloton, mga idol. So eto na sila. So there is a slim chance, slim chance na mag-succeed yung main, yung breakaway rider natin, solo breakaway. Pero sabi ko slim chance lang kasi fresh pa yung mga nasa likod ng peloton. Kung titingnan nyo, ano, fresh pa yung mga nasa likod ng peloton. Nagpapahinga lang, samantalang kanina pa siya nagtatrabaho, itong rider na to. So malalaman natin kung kaya niyang itagal. It's a race of attrition, mga idol, kung sasaluhin niya yan hanggang sa may finish line. Ito, kanina pa tayo umaahon, and ayan yung main peloton kung nakikita nyo, kanina pa tayo umaahon. And in-expect ko, dahil inabutan na yung chase group, ay maraming atake na mangyayari dito sa may main peloton. Yung mga climbers, this is their opportunity to make their race, di ba? Ito na yung paraan nila, ito na yung pagkakataon nila na mag-breakaway. Kasi ahon ito, their terrain, pagdating ka sa patag, yung mga all-rounders and mga time trialists ang pwedeng kumuha, no? So ito, ang idol, kanina pa tayo umaahon, medyo okay pa si sir, medyo siyempre humihinga lang, pero sana ma-maintain pa niya to ng malayo, no? So tingnan natin, hindi masyadong lumalapit yung main peloton sa kanya. Kasi pagka ganitong ahon, wala namang trangkuhan dito. Kanya-kanya talaga ng pedal ito. So ang nangyayari ay yung peloton ay ganun din, no? Although yung gradient ito hindi masyadong matarik na matarik. Pero ito, meron tayong portion na dadaanan na napakatarik, mga idol. Ito tayo dito sandali sa taas. So ito, parang may king of the mountain dito. So ito siya, mga idol. KOM. Yon. So may KOM yung rider na yon. And ito na yung mga riders, umaatake na. Umaatake na sila. Sabi ko nga sa inyo, mga payat yung tumitira, yung mga climbers. So ito. Kang tumit na. So ito na. And dito si Miguel, yung ating rider. Wait. No, huminto yung motor sa harapan niya. That's na. So yan, mga idol, buo pa rin. So good ito para sa ating mga riders, kasi hindi sila nagtrangko kanina. So medyo fresh pa sila, ano? Kung sila ay kondisyon. Hindi ka natin masasabi, mga idol, kung ano nararamdaman ng mga riders natin. Basta ang naintindihan ko lang ay hindi sila masyadong nagtrangko pa. Inabutan na yung main breakaway. Mahaba pa yung karera natin. Nasa 1/3 pa lang tayo, estimate ko, mga idol. Noong oras na 8:33, so 1 hour and 33 minutes na tayong bumabiyahe. So 1 hour and 33 minutes, ang estimate ko ay nakaka 50 or 60 kilometers na tayo. Okay, estimate lang, kasi wala pa yung data sa akin, no? Nandun sa ating GPS na nagre-record, nandito sa ating bulsa. Dapat pala nilagay ko sa harapan natin, no, para na para nakita natin. Pero unfortunately, syempre sa kasagsagan ng lahat ng mga nangyayari ay hindi na natin naisip 'yon. Sorry, mga idol. Meron namang next race. This is a learning experience for me because this is the first time na nag-cover tayo ng ganitong klase ng karera na road race talaga. Usually ang kino-cover natin na karera ay yung mga criterium, yung Risa Silex, di ba? And then yung 20-20 natin. So this race is kinda unique dahil road race siya. Unique para sa akin or first time para sa akin, hindi unique, first time para sa akin yung ganitong klase ng karera. Nakikita ko yung mga riders natin, yung Biker Duty Developmental Team, nandun sa may harapan, nakikigulo doon sa may trangkuhan. So very good, mga boys.
Kung matalo man kayo or manalo, walang problema dyan. Basta tayo ay kumakarera lamang. And parang napansin ko mayroong bagong breakaway na nabuo or chase group na nabuo. Malalaman natin yan maya-maya, mga idol. Hindi tayo kumpleto. Hindi kumpleto yung ating cameras. Wala tayo sa mga wala tayong camera sa harapan, walang camera sa likod. So yan. Ito ay papunta na ng Bukot, mga idol. Ahon Lusong and winding left right, 'di ba? Kurba. Ito, mga idol. So paunahan natin, mga riders, baka mamaya maging delikado para sa kanila. Nakasabay tayo dito sa mga makikipot na karsada. Doon sa may maluwang na karsada, walang problema. Pero dito sa makikipot na karsada, kasi kailangan pagbigyan natin sila. They are the ones racing, and tayo ay nagko-commentate lang, nanonood lang, and nag-aabot lang ng tubig kung mayroong pagkakataon. Okay? So ito, mga idol, pagkanan dito ay papunta tayo na ngayon ng Bukot Baboy. Pagkatapos ng Bukot Baboy ay yung Monasterio de Tarlac. Pero hindi tayo aahon ng Monasterio de Tarlac, ano? Itong Bukot Baboy, sikat ito dito sa may Tarlac sa mga siklista. Kasi ito, pagka ito kasi ay lulusong tayo, di ba? Pero pagka ni-reverse mo to at inahon, medyo mahirap yung ahon na to. Matarik kasi. Actually, noong nag-trial kami sa Ronda ay paahon kami dito, at medyo kumakalas-kalas ako doon sa ahon na to, kasi habang umaahon kami ay tumitira naman yung mga big guns sa may harapan. So syempre kaming mga ordinaryong mga siklista, hirap na hirap habang sila ay nagtitirahan pa doon sa may bandang harapan. Sa April 3 nga pala, mga idol, merong karera dito. Imbis na lusong yung gagawin sa Bukot Baboy, ay ahon. So kailangan panoorin nyo yung mamaya yung lusong na to para makabisado nyo rin, para malaman nyo, para doon sa karera sa April 3. Malaki yung price doon sa karera na yon, 300,000. Tingnan nyo doon sa post ko sa Facebook page ko sa Angelo Biker Dude kung ano yung details ng karera na yon. So malapit na tayo sa Bukot Baboy. Ito yung dati nung trial sa Ronda Pilipinas, reverse ito. Ahon dito sa may kabilang side. So ngayon naman ay lulusungin nila yon. Yan, ganda ng karsada dito, mga idol. Look at this. Kaya isa ito sa mga favorite training spots ng mga 7-Eleven, and sa amin din, gusto namin na nagra-ride dito kasi ang ganda ng karsada dito. Kukunti yung sasakyan, tingnan niyo, wala kaming nasasalubong, and malilim, di ba? And marami ring ahon kasi nandito yung Tala Road, and then yung Monasterio de Tarlac, and other climbs na mga sikat na sikat. Tulad nga nitong Bukot Baboy na dadaanan natin ngayon. Yan, pag-ahon dito sa kaliwa, aakyat, and then lusong na para sa papunta sa may Bukot Baboy, mga idol. Nakikita ko dito may mga Makimura, TCG, Excellent, Batang, Team Aurum. Oh, ito si Idol, yung team ni Idol Aurum. Ayan, ito, mga idol, kasali siya dito. Ayan, oh. Ayan, may sirang karsada. Ayan. Ito na yung Bukot Baboy. Lusong na ito, mga idol. So fortunately ay hindi nila ito kailangang ahunin. Yan, no? So pagbigyan lang natin, dito lang tayo sa likuran, huwag tayong makagulo sa mga nagdi-descend na mga cyclist, diba? Para bigyan natin sila ng pagkakataon na kuhanin yung linya nila para hindi sila maalangan dito sa mga motor, sa atin, mga riders. Okay, yan, so yan, nag-i-snake sila. Ang dami nila, mga idol. Wala na akong nakikita ng rider sa likuran, puro motor na. So okay, so nakalagpas na sila sa atin, and ayan, nag-overtake na rin yung ibang mga motor sa atin. We need to go to the front, to find out what's happening, kasi ang alam, pagkakatanda ko ay mayroong bagong breakaway na nag-form. Okay, mayroong isang rider na breakaway, and then mayroong bagong chase group na nag-form kanina bago lumigo doon sa may kanto papunta dito sa Bukot Baboy. And then, yun ang main peloton. So tingnan natin, ano nangyari? Tingin tayo sa, punta tayo sa harapan. There are plenty of opportunities para makita natin yan, mga idol, kasi alam ko yung roads dito. Marami ditong maluluwang na karsada. Thank you to Governor ng Tarlac at kay Mayor ng San Jose, kasi at least ay napagawa nila ng matino yung karsada dito. Okay. So if you're planning to go to Tala Road, dadaanan niyo yung road na to. If you're planning to go to Monasterio de Tarlac, pwede rin kayong dumaan dito.
So yun. So isa ito sa mga cycling haven. TCG, padyak lang idol. Okay? So ito medyo naging struggle yung mga nasa likod pagka hindi sila nakakapit dito ay medyo delikado na para sa kanila kasi ito ay mahabang patag itong part na to. Okay? Ang mainam naman yung mga nag-struggle sa likod na hindi na talaga kaya ay pwede silang tumutok sa mga motor, mga convoy. Okay lang naman na kumapit sila sa motor sa likod. Wag lang hahawak ha, yung tututok sila sa motor kasi struggling na sila dito sa may main race. So ang goal na lang ng mga riders na yun ay mag-finish. So nakikita ko, lusong tinitingnan ko kung merong breakaway. Wala akong nakikita mga idol, pero ang pagkakaintindi ko meron eh. So mamaya alamin natin yan, alamin natin yan mga idol. Ayun, meron sa malayo mga idol. Punta tayo sa may bandang harapan, oh. Overtake tayo, kung kaya natin overtake tayo para makapunta tayo sa breakaway para maurasan din natin, di ba? Para makita ko rin sa inyo yung whole picture ng karera, hindi lang yung puro likuran lang ang makikita. Okay? So yeah, may nag-a-ask na ng tubig. Mamaya iigib tayo para mabigyan natin ng tubig yung mga riders natin. So yan, ang tuloy ng mga riders sa harapan, meron silang hinahabol. Hinahabol nila yung main breakaway na yata, ano? Parang inabutan na rin yung solo breakaway. So baka meron na tayong main breakaway and then meron na tayong isang peloton. Yung mga nasa likod, makikita nyo yung body movement nila. It's either okay lang sila, makikita nyo na relax at meron naman ay mga nagyuyuko-yuko na. So yan, liko tayo dito o papunta ng monasteryo, pero hindi tayo pupunta ng monasteryo. Ayan, punta tayo ng Capas, Manila via Capas Road mga idol. Mahaba ang peloton natin. Mahaba ang peloton natin. Pag dinaretso yan, papunta yan ng Monasterio de Tarlac. Pag dinaretso yan, Monasterio de Tarlac yan mga idol. Hindi tayo pupunta doon. Doon dati yung finish ng trial ng ronda. Dito lang tayo sa may main peloton. Tingnan natin kung ano nangyayari. Ang tuloy ng takbuhan. Sana walang naiwanan na BDT. Sana walang naiwanan na BDT dito sa may gawing likuran. Sana nasa may bandang harapan sila. So, tinitingnan ko yung mga riders natin, mukhang nasa harapan naman sila mga idol. So, merong nagbe-breakaway sa may bandang harapan. Puta nga! Kapila ka mali, tayo! Mekaniko ka pa naman! So dito mga idol, sabi ko nga sa inyo, di ba, meron tayong nakitang breakaway pero hindi natin alam kung sino yung mga kasama dun sa may breakaway na yon. Nalaman ko lang nung sinabi sa akin ni Amir, si Amir ay nandito sa may bandang harapan at alam niya yung nangyari, di ba, kasi nasa likod tayo, hindi natin nakita. Buti lang nandyan si Amir. So ito yung sinabi niya. Yeah, mahaba! Ano mo sila, Frankie? Hindi, asa likod si Frankie? Sige nga sa harapan? Si King daw nasa harapan, tingnan natin. Si King Vincent Mercado mga idol. Siya yung isang rider natin na nung kalaban yung mga Navy ay kasama doon sa may breakaway, 'di ba? Kasama niya si Bugo at nakikipagpalitan siya ng mukha doon sa mga pro na kasama niya doon sa may breakaway na 'yon. Sa may Silex yung karera na 'yon kung napanood nyo. Tingin ko napanood nyo kasi napakaraming nanood ng video na 'yon eh. So, eto ngayon nandito na naman siya sa may breakaway. Well, 'yun ang sabi ni Amir, pero tingnan natin. Pero kung kasama na naman siya sa breakaway, talagang magaling mag-breakaway itong si King, di ba? So tingnan natin mga idol, puntahan natin yung breakaway ngayon. Ito. Ano mga idol? This is another breakaway, another group of riders. Kanina ay meron ng breakaway and then ito meron na namang panibagong breakaway. So tingnan natin kung sino yung mga riders na to. Si Dandan, si King, tatlo sila mga idol. Alam ko si Dandan ito eh.
Ito mong idol, akala ko ay si Dandan yung rider na to, pero ang pangalan pala niya ay Dimos Collado. Pasensya na, pagka sa buong karera ang tawag ko sa kanya ay Dandan. Nagkamali lang tayo mga idol kasi magkamukha yung build ng kanilang katawan. So eto yung rider na solo breakaway kanina, inabutan ng dalawang riders na to. Alam ko ito ay si Dandan yung nanalo sa may year-end race ng G-Star, di ba? And then eto si King. King, ano kailangan mo? Okay ka pa? Okay. Malayo, malayo. Mga sa 50 seconds. 50 seconds. Nasa 50 seconds yung gap. Scientific hula ko lang yun mga idol, so huwag kayong masyadong maniniwala. Pero tingin ko ay nandun talaga yung gap, mga 50 seconds yan. Kasi ang tagal din natin silang hinabol, di ba? Mamaya orasan natin ng mas mainam. Fresh breakaway, so talagang lakas niya, no? Ang lakas niya. Pero blessing din sa kanya na inabutan siya ng dalawang riders na to. Kasi ay meron siyang makakatulong. MOB in the house. Pro RC8 mga idol, performing here at the Libot Tarlac Race. And let's see mga idol kung ano mangyayari dito kay King, kung kaya ba niya itagpos. Usually nag-ensayo to 200 kilometers, 230 kilometers kasama ng mga 7-Eleven. Itong nasa harapan niya, si Dandan ay kasama niya sa ensayo mga idol actually. Ito ay pro na to mga idol, 7-Eleven rider, pero sumali siya ngayon para sa ibang team. Okay. So yan, nagsishare din sila ng pagkain kung napansin ninyo. And talagang magkakakilala sila. So ito ang yung isang rider na to ang hindi nila kakilala talaga. I don't know mga idol. Baka kakilala din nila yung isang rider na to. Pero maganda yung kanilang swapping. Ganyan talaga kung gusto mong ilayo yung breakaway doon sa may main peloton. Kailangan ay magpalitan kayo ng matino. Kung natatandaan nyo, nung lumaban yung si King, yung ating BDT rider, lumaban kay si King against sa Navy, ay kasama rin siya doon sa may initial breakaway. Diba? Doon sa may main breakaway. So ngayon ay nandito siya, kasama na naman siya sa breakaway. So talagang prominente na laging nasasama sa mga breakaway. So merong mga riders na ganun mga idol, malakas bumugso, malakas sumabay sa mga nagbe-breakaway. So si King, yung characteristic si King ay ganun. And kanina rin, di ba meron tayong dinaanan na mahabang ahon? Baka naging factor din yun dahil si King ay isang malakas na climber. Speaking of ahon mga idol, pinalikan ko yung parte ng ahon na yon. And nakita ko nga na doon umatake si King. Pag-atake ni King ay nasa likod niya si Dimos. So bali nasa likod niya si Dimos nung umatake siya doon sa King of the Mountain area na yon. Parang si Amir din to mga idol, pero mas merong time trial si Amir. So tingnan natin, si Dandan, si King, and then yung isa pang riders. So ang gagawin natin mga idol ay babalik tayo dun sa may main peloton. Iwanan natin panandalian itong tatlo. Babalik tayo sa main peloton para makita natin yung current situation, kung nasaan na sila, di ba? Time gap. So aalamin natin, no? Atras tayo mga idol, atras tayo. So inarasan natin mga idol, 70 seconds ang lamang ng breakaway dito sa my main peloton. 70 seconds. So, hey! Biker dude! Bakit gamit mo yung motor ni biker dude? Ayun mga idol, dumating si Gerson, gamit yung motor natin. Di ba sabi ko nga sa iyo, nakipagpalit si Gerson ng motor dito sa akin. So, andito siya ngayon. Tutulong siguro siya. Tutulong sa atin sa pag-abot ng tubig mamaya sa main peloton. Biker dude! Good day mga idol! Ayan, gamit yung motor natin mga idol. Andun si King sa harap! Oh, si King andun! Oh, puntahan niya si King. Sabihan din natin. Puta, iniwanan mo naman ako! Ano ba, sagat na yan oh! Sana, iniwanan tayo mga idol. 70 seconds! 70 seconds! Shoutout na shoutout! Welcome mo, idol!
Ayan ako nga, ito, ito. Ayan, napansin nila yung ganda ng ahon ni King, mga idol. So, sabi ko nga sa inyo, climber si King. And talagang pag-aadagan nun ang terrain ay isa siya sa mga contender, no? Kung natatandaan nyo sa trial natin, natatandaan nyo sa trial natin ng Biker Developmental Team, siya yung kumuha dun sa may ahon. Ah! Shout out daw mga idol! Woo! So yan mga idol. Sa katawan din ni King yung isang climber mga idol. And kung napansin nyo, andun yung support crew niya, andun yung kapatid niya at mga tita kanina doon sa may start line mga idol. Tabayan na lang natin kung ano mangyayari mga idol, ano? Kasi ay maganda to sa harapan ng ating isang rider. So hindi kailangang maghabol ng mga BDT riders na may likuran. Kapag inabutan ito, King at saka itong mga tatlong riders na to, nung mga naghahabol sa likuran, ang mangyayari naman ay magja-jump or magka-counter-attack si Bugo, si Amir, si Nicole, and the other riders. So tingnan natin mga idol. Ang ganda ng pacing nitong tatlo, ang ganda ng swapping. Pero napapansin ko yung isang rider na breakaway kanina, na nauna ay mabilis na lang siyang magpalit. Mabilis na lang siyang magtrangko, no? Ibig sabihin ay may tama siya ng konti mga idol. Kung makaka-recover siya at makakapalit ng pantay ay mas maganda para mas gumanda pa yung kanilang chance na manalo dito sa breakaway. Ang gap kanina ay 70 seconds na kung inurasa natin para makita natin yung gap. Pero hindi ko alam kung lumalapit o lumalayo, hindi ko pa nakikita yung mga riders sa likuran. Sa ganitong terrain na ahon lusang mga idol, most probably ay na-maintain nila yung kanilang gap ay or mas lumalaki. Kasi wala namang trangkuhan masyado na nangyayari pagka ahon lusang na ganyan. More or less, kung malaking grupo at yung malaking grupo ay magiging magkasimbalis lang, provided na pareho yung effort. Okay? So, tingnan natin mga idol. BDT represent mga idol! Mapunta tayo ngayon mga idol sa Capas, or actually nasa Capas Tarlac na tayo. Nagdaan na tayo doon kanina doon sa may Arco. So malapit na tayong makarating doon sa terrain na puro patag. Okay, puro patag na ang mangyayari. So yung advantage ni King kanina sa mga ahon lusong, mawawala na yan pagdating sa patag. So pero may lakas din itong si King sa may patag. And hopefully yung mga kasama niya ay ganun din, ano? Para makapagpalitan sila ng matino at masustain nila yung kanilang breakaway. More or less tayo ay nasa kalahati na ng karera, no? Ang total race distance natin ay 150 kilometers. Nakaka 2 hours na tayong pumapadyak. Kung takbo natin ay nasa 38-39, dahil nga ahon lusong, ano, bumabagal yung average kapag ganun. So nasa kalahati na tayo niyan. Nasa 75 to 80 kilometers na yung ating nababiyahe. Pasaga, alamin natin. So yan mga idol, ang ginawa ko ay inilabas ko yung ating GPS, okay? Ito siya, nakasabit sa ating motor. Tinignan ko yung ating distansya na. Ang distansya na natin ay 78 kilometers, so 79 kilometers. So more or less, accurate naman yung ating estimate kasi yun naman talaga yung usual na nagiging average speed. So yan mga idol, malapit na tayo sa patag. Hindi ko nakikita yung mga riders sa likuran. So ibig sabihin ay mahaba-haba ang gap nila. Okay, so kailangan nating update itong mga riders para malaman nila yung sitwasyon nila sa may karera. Okay, punta tayo, hinto tayo dito sandali. Hinto tayo dito sandali sa gilid. Alamin natin yung gap. 1, 2, 3, 26, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 seconds more or less. Seconds. Kukuha tayo ng tubig. Iigip tayo ng tubig doon sa may likuran. So dahil medyo established na yung breakaway mga idol at maganda ang kanilang cohesion dahil sila ay nagpapalitan ng matino, nag-decide ako na kumuha ng tubig doon sa may likuran. Ang tawag doon ay umigib.
aabutan natin yung mga riders natin kasi nakaka 80 o 90 kilometers na sila, so malamang yan, kailangan na nila ng tubig. So bumalik tayo doon may sasakyan sa likod at pinag-drive natin si Kong TV. Kasama natin si Kong TV sa may support vehicle natin and tayo yung nag-refill ng tubig para iabot doon sa mga bata natin. Nagkaroon lang ng konting aberya mga idol kasi medyo masikip yung karsada na to. Tapos nandun tayo sa likod na likod, diba? Nasa likod pa tayo ng mga support vehicle, so ang mangyayari dito ay traffic to the max mga idol para makarating tayo dun sa may harapan. Sinabihan ko yung mga riders natin na mag-iwan sila ng extra bote dun sa may sasakyan para kapag kaabutan sila ng tubig ay ang iaabot sa kanila ay yung mga bote na nila, no? Tapos meron ng laman na tubig. Ang nangyari pala mga idol ay hindi nila sinunod, nag-iwan lang ng dalawang bote doon sa may sasakyan. So every time na magkukuha tayo ng bote sa kanila, i-refill pa natin yon, tsaka pa lang natin ibabalik sa kanila. So medyo extra effort ang nangyari mga idol. Mahirap na ngang sumingit doon sa may traffic, tapos mahirap bumalik doon sa may sasakyan. Then kailangan mo tong gawin ng kung ilang beses, di ba? So nagkaroon kami ng problema doon. Next time siguro kapag kumarera kami, siguro mas organized na. Lesson learned ito mga idol kasi first time ko na magganito na mag-support crew sa mga riders natin. So ngayon na experience ko na or alam ko na yung pakiramdam ng mga support crew namin sa may Matabungkay. Maraming salamat sa inyo, Boss Benis, Boss Philip, and sa iba pang mga kasama namin. Aside from sa tubig na inabot natin mga idol, nag-abot din tayo ng Black Mamba kasi pagka ganitong medyo low energy na yung mga riders natin kasi nakaka more than 100 kilometers na yung nababiyahe nila, kailangan nila ng extra boost, di ba, para lumakas at ganahan hanggang para makarating hanggang dun sa may finish line. So kailangan nila ng Black Mamba. Siguro naka-10 Black Mamba ako na ibinigay sa mga riders and ininom nila lahat yon. So wala na silang magiging dahilan ngayon para sabihin na nangihina sila at malalaglag sila sa peloton. Yung buong process ng pag-iigib ng tubig, pag-aabot sa mga riders, kasama na yung pag-overtake sa ibang mga sasakyan at ibang mga siklista, napakatagal na process pala noon mga idol, ngayon ko lang nalaman. So mula Capas, umabot kami ng La Paz at muntik na kami umabot ng Girona bago kami matapos doon sa pag-iigib ng tubig. Buti na lang si Gerson ay nandun sa may harapan kasama ni King, kaya kung ano man yung kailangan ni King na pagkain o inumin ay naibigay kagad ni Gerson. Diba, kung hindi ay nako, baka sakasakali ay malaglag pa siya dun sa breakaway kasi mauuhaw siya, magugutom, and etc. etc. Buti na lang nandun si Gerson o si Biker Gold mga idol. Status update, nag-abot tayo ng tubig sa mga rider natin sa may main peloton. Nakaraan na sila ng Capas, so pupuntahan natin ngayon yung breakaway. Kung meron pang breakaway dito sa may harapan, puntahan natin para abutan natin ng tubig si King, si Dandan at saka yung isang rider. Tingnan natin kung sila pa rin or merong nakatakas na bago. Tingin ko merong nakatakas na bago mga idol, matagal tayong walang update. Ang hirap pala na mag-abot ng tubig sa may grupo. So yan yung isang breakaway, nakikita ko sa may harapan. So lapitan natin mga idol, andito tayo ngayon, kasama natin si RJ, si Kong TV. Siya ang nag-drive sa ating motor ngayon. So tingnan natin. Dito mga idol, medyo kinakabahan ako, baka kasi mamaya ay lalaglag yung rider natin na si King. So tingnan natin itong breakaway na to mga idol. So ito mga idol, yung kaninang... Taga, tingnan natin. Nawala na si... Meron pa. Tanungin mo yung rider na to. Base sa aming nakikita mga idol ay mukhang inabutan na sila King at nakabalik na sila sa grupo, and then napalitan na sila ng bagong breakaway kasi wala na dito si King, wala na si Marco, wala na rin si Martin. So ang assumption ko ay it's either nasa harapan sila or inabutan na ng peloton. So ang ginawa namin ay tinanong namin yung naka-convoy dito kung ito na yung main breakaway or meron pang hinahabol. Fred! Meron pa sa harap? Wala na, ito na yan. So ito yung apat na breakaway. Oo, nalaglag. So update mga idol, nalaglag si King. Ito na yung natira na breakaway, apat. Nawala na si King, andito si Dandan pa rin. So yun mga idol, tinanong natin yung convoy and ang sabi ay ito na yung pinaka breakaway at wala na sa harapan.
medyo na-disappoint ako kasi bigla bakit nalaglag si King, 'di ba? Ang lakas-lakas niya kanina tapos wala rin yung dalawang kasama niya. Ganun pa man, ganun talaga ang karera mga idol. Baka mamaya ay kinapos sila doon sa may mahabang patag, 'di ba? Baka naubos sila, katitira nila doon sa mga ahon-ahon. Pero mamaya magugulat kayo mga idol kung ano yung totoong sitwasyon ng karera na 'to. Ay, wala na rin si Dandan. Anya pa ba si Dandan? Tinanong pa namin yung Marshall mga idol para lang masigurado na wala nang riders daw may harapan. Hindi kasi ako makapaniwala na wala na yung tatlong breakaway kanina. Ang lalakas pa naman ng tatlong riders na yun. Meron pa ba sa harap? Meron pa sa harap? Wala na. Wala na. O sige, trust ka. So dito mga idol, kung titingnan nyo yung mapa, malapit na tayo sa finish. So ang ginawa namin dito ay bumalik kami dun sa may main peloton para kausapin yung mga riders natin kung ano ang magiging strategy. Pwede tayo, ako magta-tribe. So update lang kang idol, last 27 kilometers base dun sa ating computer. Last 27 kilometers. Puntahan natin yung breakaway na main breakaway na apat. Merong apat na main breakaway and tingnan natin kung ilan yung gap mga idol. So ito yung main breakaway and yung main peloton ay nandun lang sa may likuran. So ang nagkukonsist sa main peloton, excellent, 7-11 na 7-11 ba yan? And then yung Vendetta mga idol, apat sila, last 27 kilometers, orasan natin kung ano yung gap, orasan natin, okay, dito sa poste na to, ay doon sa poste na yon. 1, 2, 3, 27, 28, 29 seconds ang gap mga idol between the main breakaway and the main peloton. Wala tayong chase group, so meron lang tayong breakaway and peloton. So ito yung main peloton mga idol, balikan natin, tingnan natin kung anong sitwasyon sa may main peloton. Last 27 kilometers kanina, ngayon ay last 24 kilometers, last 24 kilometers, and puro patag na lang to. So ito ay patagalan o palakasan ng time trial mga idol, at pagulangan din kasi syempre yung mga sprinter natin nagtatago lang dun sa may main peloton. Ang gagawin natin ay kumustahin natin yung ating mga riders doon para makita natin kung ano ang nila, kung anong kalagayan, lalo na yung sprinter natin na si Bugo and then si Amir. Okay, so yun mga idol, inihintay natin ngayon na dumating yung main peloton dito sa grupo natin. And merong nag-breakaway, merong chase group na dalawa. May chase group na dalawa mga idol, kung makikita nyo mamaya, ayan sa may ating screen, sa ating side mirror. So lumalapit yung nasa harapan from 30 seconds kanina. Ito na yung dalawa. So parang naging ano na lang to, naging more or less 20 seconds. Lapit na! Kumajam. Nagja-jump, dalawang chase group. Balikan natin. Bigay natin kay Bugo yung tubig, ano? Pa. Kay Bugo. Pa. Yung tubig. Yung tubig po. Okay. Yung nasa harap. Dito mga idol ay ikinukommunicate ko kay Amir at kay Bugo na 20 seconds na lang yung lamang nung breakaway doon sa my main peloton. Pero may sinasabi si Bugo. Eto, pakinggan nyo. Andiyan pa ba? Apat na breakaway. Laki. Wala. Sige. Taga nga, puntahan nga natin. Malayo. Okay. So, mayroong bagong update kasi wala pa dito si King sa may harapan. So, ang gagawin natin ay pupunta tayo. O, sige. Pupunta tayo sa harapan and titingnan natin yung pinaka breakaway doon. Ang sabi sa akin kanina ay yung apat lang yung breakaway pero parang mali. Malayo na.
So ang gagawin natin dito mga idol ay pupunta tayo sa harapan at titingnan natin kung meron talagang breakaway pa. So eto, nadaanan natin yung kala natin ay pinaka main breakaway. And then ayan, nagbiyahe tayo ng medyo matagal ha, sa paghabol. Ano, hindi, actually ay ako ay nagdududa kung meron nga kasi napakalayo. Ay wala naman tayong naabutan ng mga riders. Then eto, suddenly nag-appear yung van na to, tapos nag-blinker siya. And then ayun nga, sa harapan niya ay nandito yung original breakaway, yung tatlo ng mga kasama natin, si King, tapos si Marco, and then yung isang rider si Martin. So pagdating dito ay nag-abot tayo ng tubig, tapos tinanong natin si King kung ano ang kailangan niya. And then ito yung mga riders, nagtatanong din kung ilan yung gap nila doon sa may chase group, and then doon sa may peloton. So sinabi naman natin, medyo mahaba yung gap na yun kasi ang tagal nating nagbabiyahe at hindi natin sila nakikita. Then bigla na lang silang nag-appear nung kala ko ay wala na talaga. So yun mga idol, kanina akala natin, tinanong natin yung marshal na wala na tong tatlo na to. Nun pala, andito pa yung tatlo na to. So, last 17. Ano, akala natin wala na, di ba? Pali yung sabi ko akin, no? Oo. Sabi ko, nasa breakaway po si King. Oo. Ay, wala na po. Malayo, malayo. Malayo, napaka. 4 minutes. 4 minutes. Okay ka pa? Okay, maintain. May naghahabol na apat. Pero malayo. May naghahabol na apat pero malayo. So yung mga idol, salamat dun sa may nag-support sa kanila. Ito si JLM, si Biker Gold, kasama sa nag-support sa may dalawa na to. And home stretch na tayo, more or less 17 kilometers na lang kung tama nga yung estimate namin na 150 kilometers yung karera. Okay, so ang takbuhan natin ay 39 ngayon. Kanina pa silang breakaway nung sa may midway point dun sa may Kapas, kung saan ahon-ahon nag-take advantage si King doon dahil siya ay isang climber, sabi ko nga sa inyo, and kasama niya si Dandan na lagi rin niyang kasama sa training. Inabutan nila yung rider na naka black na to, iniwanan niya yung kasama niyang pito kanina nasa breakaway, tapos ngayon ay sumama siya dito hanggang sa dulo. Sinamahan niya itong si King at si Dandan. Si Dandan yun, di ba? Si Dandan yun? Si ano po yan? Sino? Hindi po si Dandan, si Marco. Marco, sorry. Sa part na ito mga idol ay nandito na tayo sa may Victoria Tarlac. Mula dito ay 22 kilometers na lamang ang finish line. Pero may balita ako na lumalapit yung mga riders sa likuran. Yung kaninang gap na almost 4 minutes ay naging 2 minutes na lamang. Kaya sinabihan ko rin yung mga rider na medyo kargahan yung ride kasi medyo nagre-relax sila. Mula dito ay dadaan pa tayo ng Pura, Ramos, Anao at saka pa lang yung Moncada kung saan nandun yung finish line. Idol, update, hindi pala ito si Dandan. Idol, magkakamukha kayo sila. Habang binavlog ko yung main breakaway, tumabi sa akin yung isang marshal at sinabi niya sa akin yung time gap between this breakaway group at saka doon sa may humahabol sa kanila. 3 minutes 10. Okay, di naabot yun. Di naabot, malayo. Ilang kilometers pa? Wala ka ng 30. Mga ilan na lang? 30 pababa, less than 30. Okay. Ang sabi niya ay 3 minutes and 10 seconds ang gap, and estimate niya ay nasa less than 30 kilometers yung distance mula dito hanggang doon sa may finish line. Katulad ng sinabi ko kanina, sinukat ko sa Strava, ito ay nasa 22 kilometers na lang hanggang doon sa may finish line. So tingin ko ay medyo imposible nang abutan siya or sila nung mga nag-ahabol sa kanila unless mayroong milagrong mangyari. Kung natatandaan nyo, kanina ay 4 minutes ang gap pero ngayon ay 3 minutes and 10 seconds na lang ang gap. So papalapit din yung kalaban kahit papano.
Nga pala mga idol, meron akong update dito sa ating karera. Nalaman ko lang ito kanina habang nag-e-edit tayo. Yung dalawang kasama ng rider natin na si King ay parehong pro mga idol, kaya pala napakalalakas nila. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung team nila, pero malakas yung team nila na yon mga idol. Parehong pro at magkasama sila sa iisang team. Kaya magkasama sila kung tutusin kahit na magkaiba yung uniform nila. So ang laban natin dito mga idol ay 2 versus 1. Kaya naman pala ang bilis ng maintain ng kanilang breakaway kasi mga pro yung kasama ni King dito. Buti na lang nakakapit yung rider natin. Kung hindi, naku po, sayang. So nakakabilib din si King kahit papaano, di ba? Pro pala to mga kasama niya, grabe. Habang binabantayan din natin itong breakaway, tumabi sa akin si LM Villamayor, yung kasama natin na vlogger doon sa may Silex Race kung natatandaan nyo pa. Senior niya yung kanyang pananaw dito sa ating karera kahit sandali lang. Kung di pa kayo nakasubscribe sa kanya mga idol, subscribe kayo. Lalagay ko sa link sa description sa baba yung kanyang YouTube channel. So ito yung sinabi niya. Kung mag-stable mo na ganyan, kung mag-stable na ganyan to, sila na. Malamang, malamang. Gap sila, 4 minutes. 4 minutes. Nakabot. Sa likod ng tatlo, may dalawang grupo. Ayun. So thank you sa update idol. So 4 minutes ang gap, tapos merong 4 na naghahabol. Tapos may dalawa pa na naghahabol doon sa apat na yon, na another 2 minutes ang gap mga idol. So ito, yung takbuhan nito, napakaganda mga idol. Maintain na maintain, mukhang nagkausap na sila na i-maintain na lang yung kanilang breakaway. And parang team time trial, parang 75 kilometer team time trial lang nangyari dito mga idol. Pero yung pinakamalakas dito ay yung nasa harapan dahil na-maintain niya yung kanyang breakaway kahit na nag-breakaway na siya ng solo kanina. Diba? Dun sa may ahon at lusong. So napakatindi talaga. Tingnan natin kung ano mangyayari. 4 minutes ang gap. So kung more or less 20 kilometers na lang ang natitira, malabo na siyang abutan unless mayroong mga dalawang team na magta-time trial para habulin yung tatlo na to, which I doubt kasi hindi organized yung peloton dun sa may likuran. Diba? Kung ito ay professional peloton at mayroong mga radyo, pwede sila na mag-coordinate sa bawat isa at maghabol. Pero in this instance, mga amateur yung nasa likod. Hindi ganun ka-organize yung paghahabol. Walang magsasacrifice. So, asa tatlo na lang nito kung sino ang kukuha doon sa may ating finish line mga idol. Ang ating finish line ay doon sa may arko ng Anao, pero lalagpas doon papunta doon sa may barangay hall ng Santa Maria. So makikita natin doon mamaya yan mga idol. Dito mga idol, nagwo-worry ako kasi medyo nag-iinat ng likod si King. So ibig sabihin masakit na yung likod niya. Nangyayari sa akin yan mga idol pag long ride. Minsan ang dahilan niyan ay kulang sa ensayo, minsan naman ay mali ang position masakit sa bike. Masakit. Stress ka, mag-stretch. Ano daw, chocolate? Ano daw po? Ha? Namamanhid. Namamanhid ang kanyang likod mga idol. Tiisin mo na lang, konting tiis na lang. King, yan ang problema. Mayroong sumasakit sa kanya. So, hindi sanay na todo-todo na 150 kilometers mga idol. So, kulang ng konti sa ensayo. Pero okay na rin kasi nasama siya sa may breakaway. So, kaya pala sila Amira ay nasa may peloton kanina at hindi naghahabol at bagkos ay pinapatay pa nila yung trangkuhan dahil naka-breakaway pa rin pala yung tatlo. Kung natatandaan nyo, kanina nagtanong tayo doon sa may status. Nagpunta tayo sa bandang harapan, tinanong natin yung status ng breakaway. Ang sabi nila, yung apat na daw yung last, o yung apat na daw yung pinaka-breakaway, wala na sa harapan. Tapos medyo nalungkot ako doon mga idol kasi nawala si Kings doon sa may apat na breakaway. And then nung bumalik tayo sa may peloton, ang sabi naman nila Amir ay wala pa si King sa peloton. Hinanap namin si King sa peloton eh hindi namin siya nakita. So malaki ang chance na si King ay nandun pa rin sa breakaway, which is eto nga mga idol, ang ginawa natin ay hinabol natin yung tatlo na to. Diba? Kasi hindi natin siya nakita kanina doon sa may grupo. So yun nga, na-confirm natin na nandito pa, no? Nandito pa yung tatlong breakaway. Thanks na rin kay Bugo at saka kay Amir kasi akala natin talaga ay naubos na yung tatlo na to. So last siguro less than 20 kilometers na lang to. Tingnan nga natin sandali. Kung masusunod, kung tutuose, kung 150 kilometers nga yung ating ruta mga idol, ay ang
natitira na lang ay 11 kilometers. Kung totoo yung pagkakasukat namin doon sa may mapa na ibinigay sa amin. Pero hindi tayo sigurado, kaya ang gagawin natin ay susundan na lang natin sila. And hanggang makarating tayo doon sa may familiar na road, yung sa Anao Road na napapunta ng Moncada, Santa Maria Moncada, yung pinuntahan natin kanina doon sa may start line. Nag-uusap yung dalawa, mga idol, siguro ay nagkakaroon na ng agreement. Hindi ko alam kung ano ang kanilang pinag-usapan, pero yun ay most probably tactical in nature, and hindi kasama si King doon sa may usapan. So pwede na pinagkaisahan nila, pwede naman na nag-usap lang na nagko-congratulate. Hindi natin alam, mga idol, kung ano yung pinag-usapan nila. Okay? Kung matatandaan nyo, mga idol, sinabi ko kanina na itong dalawa na to ay magkasama dun sa kanilang pro team. So ang usapan nila malamang ay kung paano nila aatakin yung rider natin na si King. So yung mga bike natin, yung bike natin na gamit ni King ay MOB Pro RC8. Yan o, tingnan nyo, pang panalo, mga idol. First race ni King na gamit yung MOB Pro RC8, mga idol. And kagad ay basal, kasama siya sa top 3 sa breakaway. Okay? Dalawang, isang BDT, isang, sorry, hindi ko alam yung mga pangalan ng team at walang nakasulat sa likuran. Pero sabi nitong naka-blue at black ay independent daw siya. So wala daw team. So tingnan natin. Siguro to ay magsasali sa peloton. Ha? Oo. Sige, sabihin natin. Napansin ng kasama natin si Kong TV na medyo matagal pumalit si King. So sabihin natin siya. Huwag kang masyadong matagal pumalit, ha? Sakto lang, ha? Rotate lang, rotate! So, merong iniinda si King dito, mga idol. Merong iniinda dito si King. Ito na yung puno ng akasya. Ito, mag-uaway tayo dito. Ha? Ilang kilometers pa? At this point in the race, tayo ay nakaka 141.5 kilometers na, mga idol. Going back doon sa may Strava record ko, ang nakalagay na finish line ay 156.6 kilometers. So 156 minus 141 is equal to 15 kilometers, mga idol. So 15 kilometers pa bago tayo makarating doon sa may finish line. Sa takbuhan na 42 kilometers per hour, wala na tong kalahating oras, mga idol. More or less 20 minutes na lang to. Pero unfortunately, nagluko yung GoPro natin. Nawala yung record natin ng last 20 minutes ng karera. So ang gagawin natin ay hihiram tayo ng konting footage kay LM Villamayor para maipakita ko sa inyo kung ano yung nangyari sa last 15 kilometers ng karera na to. 1 minute and 40 sa second group. So yan, mga idol, nadinig nyo, lumapit yung chase group dito sa may main breakaway natin. Dahil dyan ay naalarma yung ating breakaway group, kaya kinargahan nila yung kanilang takbuhan. Kung kanina ay nag-maintain sila ng 39 to 41, ginawa nila tong 42 to 45, mga idol. Dahil dito, kumalas yung isang rider, yung kaninang naunang breakaway, mga idol. Hindi niya nakayanan yung additional pace na ginawa nung grupo. So bali, ang natira na lang doon sa may last 10 kilometers ay si King at saka yung pro rider na kasama niyang nag-breakaway. Kung makikita nyo, mga idol, ayan, meron pa akong hawak-hawak na camera. Pero ang nangyari ay nakurap na pala yung file nung last 20 minutes. Kaya salita pa ako ng salita dyan, mga idol, pero wala na palang madidinig dun sa mga sinabi ko noyon, sayang. Ang suma total nito, mga idol, ay hindi na sila abutan hanggang makatapos sila. Ang tanong na lang ay kung sino ang kukuha ng panalo. So ang gawin natin ay i-cut na natin yung video at pumunta tayo dun sa last few kilometers kung saan nagkarimatihan yung dalawa. Or rimatihan nga ba ang nangyari? Panoorin nyong mabuti, mga idol. Merong magandang aral dito sa last few kilometers na to na kailangan nyong matutunan. So ayan, mga idol, lumiko tayo dito sa may kanton sa Anao. Ibig sabihin, mga idol, ay last 1.9 kilometers na lang, okay? So 1.9 kilometers, ito na yung magdedetermine kung sino yung mananalo sa dalawa na to after 157 kilometers ng trangkuhan, ng rimatihan sa ahon at ng pag-breakaway nitong tatlong mga riders, pero naiwanan nga yung isa. Ito na yung pinaka-finale, mga idol. So dito na natin malalaman kung sino yung mananalo sa kanilang dalawa. Pero obserbahan nyo kung ano yung nangyayari. Obserbahan nyo mabuti, okay? Merong nangyayari dito na kung kayo ay hindi mga veterano, hindi nyo masyadong makukuha.
Napansin nyo na ba? Napansin nyo ba kung ano nangyayari? Kung napansin nyo mga idol, very good. Kung hindi ay eto na yung sagot mga idol. Puro si King na yung nagtatrangko. Diba? Napansin nyo simula nung lumiko doon sa Ikanto ay puro si King na ang nagtatrangko at nakatutok na lang yung pro rider sa likuran niya. Eto na yung arko mga idol. Pinakita ko kanina to doon sa may start line area, doon sa may start natin na kapag nakita nyo na yung arko na yan, ibig sabihin ay malapit na yung rematihan. So ayan mga idol, si King pa rin yung nagtatrangko, siguro na 500 meters na tayo no ng puro siya ang nagtatrangko. Tingnan natin kung papalit yung pro rider doon sa may likuran niya. Ang takbo natin yan, ang takbo namin yan ay nasa 39 to 41 yung takbuhan. So hindi masyadong matulin, hindi masyadong mabagal, pero bakit ginagawa ni King na siya lang ang magtrangko? So parang ibinibigay na niya doon sa kalaban niya yung panalo, di ba? Kasi nakakatipid ng energy yung nakatutok sa kanya. And dahil doon ay makakarimati siya ng maganda, samantalang si King ay hindi na makakarimati. Tingnan natin kung ano mangyari mga idol. Ang sabi kasi niyan, sabi ni King sa akin mga idol ay sa kanya na daw yung panalo. So yan ang naging usapan nila na si King na yung magtatrangko doon sa may last na liko na yon, hindi na papalit yung rider sa likuran niya and si King na yung papapanaluhin niya. So tingnan natin mga idol, so kung ano ang mangyayari, kung ibibigay nga talaga kay King yung panalo o hindi. So ayan, nagpunta si LM dito sa may bandang harapan kasi napansin niya na ito na yung start-finish area. Dito kasi kanina nagsimula yung karera mga idol doon sa may gym. And ayan mga idol, lumimate yung nasa likod ni King. Unfortunately, nakaharang si LM. Si King naman na kinukuhanan ko ng video ng pagkakataon na yan ay hindi na nakahabol. And ayan, si yung si Marco na yung kumuha mga idol and naiwanan na yung si King dahil siya nga ang nagtrangko. Siyempre wala na siyang isisipa sa pagkakataon na yon. So number one yung pro rider and number two si King Vincent Mercado. Para sa ating complete top 10 list mga idol ay nanghiram naman tayo dun sa video ni El Capitan na YouTuber din. Subscribe kayo sa kanya mga idol. Ilalagay ko rin yung link ng kanyang YouTube dun sa may description ng video na to. So bali eto mga idol yung top 10 according to El Capitan mga idol. Third po natin, Team Excellence si Ian Camingao followed by Don Philip. Excellent boodles! 6 at 7th place natin mga idol, K-Zero Makimura. Ninth place po natin, Yan Yan Benluan, Yan Bendetta. Biker po. Ay, si... At ang pang-10 po natin, Team Kamiling, si Vince Hanero. Lesson men, huwag kang naniniwala sa ganon! Ayan, ay sa harapan. Ang ating hindi second placer. Ang ating second placer, congratulations from Team Power of Biker Coach. Congratulations, King Vincent Mercado. Kilala ko yung team na yun, napapanood ko yun sa YouTube.